Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bang Santos Matuba. Hello kay Marites ng Singapore. Marites! Kumusta si Marites SD Channel, eh? Salamat sa pi... Kumusta? Ibig sabihin si Mikey, nagbabaitbaitan lang. Nagbabaitbaitan lang po yun. Alam po ng mga ano po. Ako nga ko po yung hinahanap nun. Nasa ano lang po kami, panganiba ng magulang ko. Di mo po ako nakalis. Ang sabi pong dalawang buwan ko pong inaiwan doon si... inalayas ko po doon si Marites sa umalikison. Ay, hindi po yun. Yan tanong ko, bakit ka umalis? At ba't ka hindi bumalik agad? Kasi nga po, gawa po sa pambububog niya. At isa pa po, re-repin ako nung tayoon niya. Kaya ako po, hindi po bumalik na. Hindi ka nagkwento doon sa kay Michael o kahit sa kamag-anak niya na ganyan ang nangyari? Ang sabi po ni... Nung pong binubog niya ako, madaling araw kasi po yun, nung bubugin niya ako nung huli po, kaya ako sa iniwan. Hindi lang kasi po sa Luisay. Nung pong huli na po, binubog niya ako. Ang sabi po nung biyanan ko, Michael, isakay mo na yan sa, ano, sa bangka. Pagkasakay ko, pag gano'n po, wala pong papira-pira ang sisig ko. Pasapasaan na po ako nun. Sinundok ako nung mama ko sa panganiban ako. Ilan taon nung si Joanna iniwan mo? Take care po. Take care. Tapos okay. Si Mark? Ano na po yun? Maglilimang buwan ako. Maglilimang buwan? Opo. Yun daw ang daladala mo? Opo. Kasi tapos? Kasi ganito po yun, kuya. Bali, ganito po yun. Doon po, yung usap talaga po namin, ang babae ay sa lalaki. At ang lalaki sa babae, kaya ako nadala ko yan si Mark. Yung pong babae na yun, siya nagsabi na. Nag-usap kayo nung gayon? Opo, totoo po yan. Yung pong kapatid niya na sinasabi, wala po yun ang mangyayari na nangyari po sa amin ng away-away. Ibig sabihin, nagka-usap na kayo tungkol sa ganyang hatian? Opo. Kaya gusto mo lang umalis, parang ganon? Opo, at binababugon po ako ay kung mapatay po ako niyan, ay ako lang po ang ano doon. Ang problema nung umalis ka doon sa Humalikeson, kinatita po ako niya ni Michael. Saan? Sa sakayan po ng bangka. Isinakay pa nga po. Sabi niya, sabi nag-alis ka daw. Isin, hindi po. Hindi po totoo po yun. Pinatid po niya ako madaling araw. Isinakay po niya ako sa tiyuin niya. Yung pong tiyuin niyan, ang nagaano ng bangka. Ano paalam mo? Babalik ka? Pa? Wala pa akong paalam na babalik ako. Basta umalis na lang ako. Hindi ka naman niya pinigilan? Hindi naman po. Ayan mga kalingap, mga kaibigan. Ayan, sinabi pa ni Ate Maylene na ang usapan daw nila ay ang lalaki ay sa babae. Ang babae ay sa lalaki. So, kaya nung umalis si Ate Maylene, dala-dala niya si Mark dahil nga lalaki si Mark. So, ang lalaki sa babae, sa ina. Yun ang ibig sabihin ni Ate Maylene. Ang anak na babae ay doon sa ama. Ang anak na lalaki ay doon sa ina. So, kaya dinala niya si Mark. At yun ang kanilang usapan. At nasabi pa ni Ate Maylene na nagbait-baitan lang daw itong si Michael at ang katotohanan nito ay hinatid pa ni Michael si Ate Maylene doon sa bangka. Pinasakay siya ng bangka pauwi sa panganiban sa mga magulang ni Ate Maylene. So, hindi ibig sabihin na tumakas si Ate Maylene dahil nga may nagsasabi na tumakas daw si Ate Maylene at itinakas daw niya si Mark. Pero hindi naman daw dahil nga hinatid nga daw siya ni Michael sa bangka at pinasakay. So, ano ba talaga ang totoo dito, Ate Maylene? At siguro pag mapanood ito ni Michael ay sasabihin talaga ang totoo na yun nga ang sinabi ng kapatid niya na itinakas mo daw ito si Mark. At ito pa ang napakabigat na paratang ni Ate Maylene kay Michael. Kaya pakinggan muna natin itong kanyang sinasabi sa interview ni Kuya Val. Umalis po ako sa kanila po kasi nga po, sigawa po sa pambubugbog niya. Tapos po... Ba't ka naman binubugbog ni Michael? Pag nalalasing po siya, inaawal niya. Umiinom ba si Michael? Parainom po, maigi po yun. Hanggang ngayon? Opo. Hindi lang po sa pag-ano po, nagsasyabo po yan. Kaya ako niya nabubugbog, maglasugga po yan. Siya po ay... Baka noon pa naman siguro? Hindi po naman po, masasama po kami. Baka noon, di ba kami hindi na? Ngayon po hindi na. Diwalay na po kami, kaya ako hindi ko na alam. Pag nasubrahan po yan ang ulo niya, ay dinulublog sa drum.
Lagi po niya ako sinasaktan. Kaya po yung ibang nambaba sa akin ay alamin muna po nila bago ano. Kaya nga po mami ng pagkakamali po at doon sa napabayang ko ng anak ko. Sana aminin din nila yung pagkakamali nila. At yung pong sa kasalanan namin, wala pong perma doon si mama. Hindi po alam nila mama yun. Kaya nga ako nagalit si mama doon sa asawa ko ng Kemeke sa una. Ngayon, nasa kanya yung anak niya, si Joanna. Opo. Ayan no, mga kalingap, mga kaibigan, maliwanag na sinabi ni Ate Maylin na adik daw si Michael na kanyang asawa. At ito ay gumagamit daw ng shabu. Nako, Ate Maylin, hindi ka ba takot sa mga paratang mo sa asawa mo na si Michael? May ebidensya ka ba? Baka sa kulungan ka pupulutin yan. Masamang gamot yan. Pinaparatangan mo yung asawa mo. Kaya dapat, Ate Maylin, sabihin mo na ang totoo para hindi na humaba ang istorya. Para matapos na ang mga isyu ninyo ni Michael. Kaya magsabi ka na lang ng totoo. At alam naman ng mga viewers na kung sino ang nagsisinungaling sa inyo, dahil nga sa pagkakaalam namin ay mabait si Michael, kaya nga mabait ito si Joanna at si Mark, dahil nga mana sila sa kanyang ama. So ikaw ay nakikita na, may butas ka na, dahil nga nagsisinungaling ka na nung una na hindi mo inamin na may relasyon na kayo ni Mang Ben. Lagi mong sinasabi noon na laging sinasabi ni Kalinga Prab na mas mabuti pa maghanap ka ng katuwang mo, mag-asawa ka na. Pero lagi mong sinasabi na, asa ka na yun, hindi mo na mag-asawa, priority daw niya ang kanyang mga anak na alagaan niya. So naghahanap buhay siya para sa kanyang mga anak. So maraming humahanga na ikaw ay masipag at mabait. Pero ikaw ang sumira sa mga taong humanga sa iyo. At sinundan pa na nagsinungaling ka noong sinabi mong nagbantay ka ng hospital sa kapatid mo. 10 araw na ikaw ang nagbabantay sa hospital sa kapatid mong may sakit. Pero nabuking ka, binuking ka ng iyong sariling ina dahil nga wala daw siyang anak na na-hospital. So ito lang no, mga kalingap, mga kaibigan. At alamin pa natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. So maraming salamat at lagi nating suportahan ang Lingap sa Mahirap, Team Kalingap, Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe natin sila at panoorin ang kanilang mga videos at huwag nating i-skip ang kanilang mga ads para makatulong tayo sa kanila at mas marami pa silang matutulungan. Ito lang guys, maraming salamat. Marite si Chi Channel, mega shout out mga Karami Boy, paki-subscribe sa kanyang channel, Team Kabalikat. Karipa member, solid supporter ni Idol Paul Santos Matubang, Marite si Chi Channel, paki-subscribe mga Karomi Boy, maraming salamat. Marites SG Channel, paki-support din po natin mga business.